Sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Good evening po sa inyo. Kamusta po kayo sa mga pauwi galing trabaho? Ingat po kayo sa biyahe. Hindi po ako nakapag-live kaninang umaga dahil nag-iikot po ako. Nag-ikot po ako sa mga paaralan natin dahil inilunsad po natin yung malusog na batang Pasigenyo program. Pero bukas na ako mag-post tungkol doon, no? Baka sa susunod na araw ano. Yung malusog na batang Pasigenyo o MBP, ito po ay isa sa pinakamalaking programa ng ating lungsod sa ngayon. Layunin natin dito na makuha ng bata yung tamang nutrisyon ano, sa gitna ng kahirapan o sa gitna ng mga panahon na maraming nahihirapan sa buhay dahil sa COVID, dahil sa pandemya. Pero bukas ko na siguro or sa ano, araw ba? Miyerkules ko na. Tumutunog na yun. Naririnig nyo ba? So yun, kaya hindi po. Tapos may mga binisita rin po akong vaccination sites natin. Pwede nyo ba i-comment kung ano po? Kung naririnig nyo po yung tunog na yun? Anyway, so ayan po. Tingnan ko po yung mga mixing update lang po dahil nga po hindi ako makapag-live kanina. Pero alam ko po may mga gusto po kayong marinig na updates. Kaya ito po ngayon bago po ako umuwi. Konting updates lang po. Una, yan, may nakita na akong comment tungkol sa ayuda. Try ko po hanapin. Ngayon, ito pong ang magandang balita. Dito sa pamahagi natin ng ayuda. Ito po yung mula sa nasyonal. Sumusunod po tayo sa guidelines, sumusunod tayo sa joint memorandum circular. Pero ang magandang balita po natin ay yung mga nagreklamo, nagfile ng complaint o ng appeal sa grievance committee natin, mabibigyan po halos lahat doon. Ano? Eh, yun lang naman importante, makuha namin yung detalye at yung number ninyo. So yung mga nagkomento sa o nag-message sa ugnayan sa Pasig, sa PIO, yung mga tumawag at yung mga nag-walk-in ay mabibigyan po sila. No, antayin lang po natin yung text. Siguraduhin lang po na tama yung number na binigay sa atin. So yan po yung pambawi natin dun sa mga hindi nabigyan dun sa house to house ay mabibigyan pa rin. So basta nakapag ano, basta nakapag file ng appeal through the grievance committee, through PIO, through ugnayan sa Pasig, o yung mga pumunta rito, yung tumawag, basta kumpleto yung detalye as of last week, yan, makakakuha po sila ng ayuda mula sa nasyonal na pamahalaan. Yan, okay po. Ngayon, may mga ibang lugar, nakikita ko po may comment ano mula sa Mercedes Executive Village po. May mga area po talaga na kailangan tingnan natin ano, kasi may mga area po na technically yung lupa hindi na po Pasig. So alam ko yung iba naka-rehistro sa Pasig ganyan, hindi po malinaw. So yan po ang wino-work on natin ng legal team din natin pati ng assessor's office. Para once and for all, malaman na natin. Sa akin, okay lang naman. Kung Pasig yan o Kainta, kahit ano, okay lang eh. Pero kailangan makatiyak po tayo. Okay. So yan po, magandang balita tungkol sa ayuda. No? Sa vaccination, maganda rin naman po yung balita natin. Ito pong nasa 50, more than 50,000. Siguro, ngayon, estimate ko mga 54,000 na po siguro tayo. At least 53,000 na po na bakunahan sa lungsod ng Pasig.
first dose, tapos yung second dose, nakailan libo na rin tayo. So ibig sabihin, makikita, mararamdaman na natin yung effect niyan. Yung bakuna po na ginagamit natin sa kasalukuyan ay mula po sa national na pamahalaan, galing sa DOH, sa NVOC. Yung order natin, hindi pa po dumarating. Ha? So sa totoo, hindi ganun karami yung supplies ba natin. Basta pag dumarating sa atin, ginagamit natin, pinipacing lang natin para tuloy-tuloy yung vaccination program natin. Six sites pa rin po ang nakabukas. Kasama na po yung The Medical City. May mga inaayos lang tayo din sa The Medical City. Alam mo, sa Medical City, napakasipag po ng mga team nila doon. Siguro may naging miscommunication lang doon sa listing natin at sa proseso. Pero naayos naman po, napag-uusapan naman ng lahat ng yan. So, minsan may pagkakataon lang na humaba yung pila. Pero rest assured, we'll do everything we can to fix the system. So, yung sa Pasig LM naman, nandun ako kanina para tingnan lang kung may kailangan pa sila o kumusta yung proseso. Maayos po yung proseso. Actually, kahit yung mga nagreklamo, hindi po yung proseso yung nireklamo, hindi minsan talagang dumadami lang yung tao. Ngayon, ang advice ko po sa inyo, kung ano po yung oras na binigay sa inyo, hindi po natin kailangan punta ng maaga. Sa vaccination po ito, ha? Dahil pag sinabi pong 10 to 12 a.m., huwag po tayo pumunta ng 8 a.m. kasi magiging masikip po sa area. At naging isang problema lang po sa Pasig LM, nag-down yung internet at kaya medyo nahirapan po yung staff. Nag-manual sila ng isang araw. Pero naayos na naman po. Ano? So mamaya titingnan ko rin kung talagang okay na lahat doon. Pero okay naman po. Ayan. So the vaccination, maayos ang isang... trabaho ng vaccination team natin ngayon ay mas mapaaga ng konti yung pag-text. Okay, so ito pong vaccination team natin, grabe din ng effort, ano? Hindi naman po talaga madali ang ginagawa natin. Kahit naman po tingnan natin sa ibang LGU, ano? Hindi naman talaga natin kaya i-perfecto ito. Dahil first time po, alam nyo, ito po yung pinakamalaking ano, ito po yung pinakamalaking programa ng pamahalaan natin. Malamang sa kasaysayan ng ating pamahalaan. Isipin nyo, nationwide ang target, hindi lang 70 million na Pilipino. Talagang mahirap ito. Pero nagagawa naman ang paraan. Tapos kahit papano, maayos po yung proseso natin. At base sa nakukuha natin na supply, hindi natin kaya i-control ano, kung ilan supply na tatanggap natin. Pero nagiging maayos naman po kahit papano. Proud ako sa vaccination team natin. Hindi man perfecto, ay grabe yung effort. Grabe yung effort po nila. Yung nagtanong po ano tungkol sa DSWD second tranche, yan lang po ang talagang hindi ko kayang sagutin. Ang sinasabi lang nila sa amin, they're doing their best para maayos yung issue sa financial service provider nila ng DSWD, ibig sabihin. Pero ito po, yan. Si Ma'am Ruth, thank you. I received my first dose in Medical City. Kamusta po yung proseso sa Medical City kahapon, ma'am? Pa-comment naman po. And muli po, yung second tranche, nagtatanong kung tungkol sa second tranche, hindi ko po talaga kayang sagutin. So, health updates po. Maganda naman po yung bilang. Bumababa po yung... Ay, ma'am, yung mga nagko-comment po ng number dito, walang mag-check ng comments na to mamaya. Page ko lang po ito, doon po kayo sa PIO, pasensya na, pero sayang po yung effort ninyo, nandito kayo maglalagay ng number, baka wala po talaga mag-text sa inyo kung dito po sa comments ng FB Live, ang hirap po ng ano, doon po kayo mag-message po kayo, please, sa verified account ng PIO na lang, o kaya sa ugnayan. And so, yung nagtatanong naman po, tungkol, pasensya na, tinitingnan ko lang yung comments ha, para kung ano po yung mga tanong ninyo, yun din po yung sasagutin ko. Yung sa second dose ng ating bakuna. Ayan, second dose ng bakuna, antay rin lang po natin yung text. Depende rin po talaga sa guidelines ng DOH at sa supply na available. Yung sa Sinovac, wala naman magiging problema doon. Yung sa AstraZeneca, depende po sa pagdating ng supplies. Problema nga kasi doon ano magi-expire yung hawak natin, so kailangan gamitin for first dose lahat. So 2 months po, so yung nag-comment po April 13
Wala pang second dose sa ngayon. Tingin ko yung AstraZeneca po yung ginamit sa inyo. Wala pa po talaga kasi at least 10 weeks po yan, 10 to 12 weeks bago yung second dose. Yan po yung bagong guideline sa atin ng DOH. Yan, nag-lag po ako. So ito po, salamat sa mga bumabate. Salamat sa mga encouraging words ninyo. Thank you po. Thank you. Now, ayun po, sana malinaw na po yung tungkol sa ayuda, tungkol sa vaccination. Ini-improve pa natin. Lagi tayo nag-i-improve. Maayos naman pero ini-improve pa natin dun sa mga konting pagkukulang, konting kailangan plansyahin. Ayun po. Ngayon may nagtatanong din po tungkol sa COMELEC. Tanungin niyo po yung COMELEC directly. Kung may concern po kayo, pwede rin naman namin tanungin yung COMELEC. Pero yung schedule po ng voters registration, siguro mas mabuti i-search niyo na lang po. Ano? Kasi hindi ko naman po sako pang COMELEC. Pwede kami magbigay ng suggestions pero hanggang doon lang po. At tumutulong naman kami. Halimbawa po sa pila, ganyan, peace and order, tumutulong naman kami. Pero hindi po namin sakop yung COMELEC yan. Sa manggahan daw, maayos yung process. Okay, noted po. Maraming salamat po dyan. Noted po dun sa mga text message. Yan siguro kailangan i-improve. Pero ano naman po. Yan, yung mga iba nagko-comment. Yung sa pamaskong handog po ng mga senior citizens po, yan po yata yung tinatanong, ano? Yung cash gift ng seniors ng Pasko, meron po talaga tayong naging problema. Although karamihan nakatanggap na naman, pero may mga, siguro nasa 5,000 po yun. Hindi ko, ano, i-compute ko po mamaya. Ano, mga 5,000 po yung hindi pa nakatanggap. Dahil nagka-problema po talaga, at actually, meron din tayong, ano, baka hindi ko pa pwede talaga i-announce ngayon dahil may under investigation po tayo dyan. Meron po tayong inimbestigahan. Pero sigurado po, matatanggap pa rin naman. Baka isama na po natin yung iba makakatanggap rin ng ayuda mula sa nasyonal. Subukan po natin isabay. Ano? Gagawa natin ng paraan kasi yung pera nandyan naman. Ano? Pero may iniimbestigahan lang tayo. May sumubok na gumawa ng kalokohan. Ano? But i-update ko po kayo. Under investigation po ngayon. So we will update you very, very soon. So pasensya na po doon. Yung sa GIP program naman natin, ganun din yung sa TUPAD. Pinag-iingatan talaga natin dito yung General Assembly. Hindi naman po pwede basta magtatrabaho na lang na hindi na orient. Nung MECQ talagang bawal at nag-iingat po talaga tayo kaya wala po. So ngayong nasa GCQ na tayo, nakausap ko na rin po si na Ma'am Jeline ng Peso at ayusin po natin. Yan. So ayusin po natin yung GI para kung kaya mas maliit na batch lang yung pag-orient natin para hindi naman po makompromiso ang ating kaligtasan at kalusugan. Ayan, so may nag-comment, mukhang maganda po yung sa Medical City kanina na vaccination site natin. I'm very happy to hear. Mamaya kukuha rin po ako ng report mula sa team natin na nandun, ano. So thank you sa Medical City. Thank you sa effort. Ayan. Mabilisan daw ang kilos sa Medical City. Thank you. Ayan. Nilagnat na. Yes, normal naman po yung mga vaccination na may konting adverse events after yung mga lalagnatin ka ng konti. Normal lang yun. Nanay ko nagpabakuna na rin as senior citizen and comorbidity. May comorbidity din po si mama. At sumakit po yung katawan niya hanggang kinabukasan, ano, pero okay naman siya ngayon. Na second dose na rin po siya. And so ganun po talaga. Yung sa A4, we will announce soon. Inaantay po namin yung complete guidelines mula sa national din, ano, yung final guidelines. Kasi ang iniiwasan po natin dito sa A4 na gumawa kami ng guidelines tapos hingin na namin yung detalye sa inyo. Tapos mamaya, iba pala yung kailangan. Iba rin sabihin ng national. So gusto natin, on the same page na tayo, hindi na mag-iba-iba. O dalawang beses pa kayo magsasubmit. So paantay na lang po ng konti. Nakikita naman natin sa balita ano, kung ano yung sinasabi tungkol sa A4. Hindi pa po talagang sobrang linaw sa ngayon. Ayan po. Okay, so yan po. Sa panghuli na lang po, health updates o
update sa ating COVID situation. Bumababa po ang bilang ng kaso, pero huwag tayong maging kampante kasi nakita natin na yung mga variant ng COVID, talagang mas nakakahawa po siya. At yan ang madalas nangyayari sa mga virus. Ano? Pag mga variant na, mas nakakahawa talaga kasi nakapag-mutate na yung virus. So, kailangan mag-ingat pa rin po talaga tayo. Yung health protocols natin, hindi po mawawala yan. Yan pa rin yun. So, kailangan po talagang mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo. Okay. Okay. Yung ibang tanong, hindi ko masyadong maintindihan. Gusto ko sana sagutin kaso baka mali yung pagkakaintindi ko sa tanong. Yung sa mga ospital natin, gumaganda rin naman po ang sitwasyon sa Child's Hope, yung ating COVID referral center. Napupuno pa rin, pero kahit papano yung waiting list ay umiiksi. Ano? So mas mabilis po yung nagiging proseso para maipasok sa ospital kapag kinakailangan. Ganun din naman yung sa mga ibang ospital na minomonitor natin, gaya ng Medical City, mababa po yung bilang ng COVID na ina-admit po nila. Pero yun nga po, kailangan ko ulitin na maging maingat po talaga tayo. And so, sa PCGH, nabalitaan nyo naman po siguro na nagkaroon po ng, ano, ng sunog. Yung buong fourth floor nung isang building na nasunog po, ano, medyo thankfully walang nasaktan. Papasalamat tayo sa Diyos na walang nasaktan. At nagpapasalamat din tayo sa BFP, sa DRMO na napakabilis ng pagresponde. Pati yung mga volunteer firefighters natin, firefighters ng mga barangay natin, nandun po, rumisponde kaagad, na napakaganda ng response, mabilis. Mahusay po ang ating mga bumbero. Kaya na-minimize po siguro yung damage. Walang nasaktan. Papasalamat tayo doon. Yun nga lang, maraming damage. Hawak ko nga po yung report sa akin ng PCGH, yung incident report. Talagang ano. So, maapektuhan po yung ibang servisyo natin, ano, pati yung sa dialysis, kasi natamaan po yung mga supplies ng dialysis. Sa pagkakaalam ko, hindi po natamaan yung machines. Ano? So, maganda po. Pero, siyempre, kung natamaan yung supplies, magkano ba to? 20 million. Medyo malaki, marami pong natamaan na supplies. Ano? Okay na yun kaysa equipment, pero magkakaroon pa rin talaga ng delays. Na magkakaroon pa rin talaga ng ibang problema sa servisyong pangkalusugan natin. Gaya nung sa dialysis nga. Dahil talagang ano eh. Malaki-laki din yung sunog, ganoon. Matagal-tagal din bago na under control at na-fire out. Ito po. Hemodialysis supplies, medical equipment, nasa 28 million yung damages. Tapos drugs, medicine, sa 1.2 million. Di pa kasama yung iba. Meron din natamaan yung mga alcohol, yung mga ano. So, konting pasensya lang po sa mga pasyente ng PCGH. We will do our best para mapabilis yung pag-aayos ng building. Masiguro yung structural integrity niya noon ay intact. At pati yung mga supplies at equipment na natamaan na mapalitan siya kaagad. Even parang yung PGH din, ano, nabalitaan natin na sunugan din. So, talagang dasal, pagdasal po natin yung dalawang ospital na yun. Pero tumulong din tayo kung meron tayong pantulong. And so i-scan ko na lang po ulit yung mga ano, yung ibang mga comments, pero yun lang po muna mula sa akin. Hindi na rin po masyadong mahaba ang aking mga announcement. Yan. So maganda naman po yung should we wait for the text second? Yes, yung sa vaccination, ganyan na sabi ko. Antayin niyo po yung text message kasi meron pong DOH guidelines din yan. At depende sa supply. So, yung AstraZeneca sa ngayon, at least 10 weeks po yan. At nakikita natin sa doon sa mga pag-aaral, mas mataas po yung pagiging epektibo niya kapag nag-entay tayo ng konti. Dati 1 month ang sinasabi, ngayon hanggang 3 months na yung sinasabi. So, yan po yun. Ano? Okay.
So, ayan po muna. Yung sa allowances ng Pasig City Scholars, ang dami po nagko-comment, allowance. Hindi ko naman alam kung anong allowance yung tinatanong. So, assume ko po, dahil yun po yung hindi pa na i-release yung sa ating Pasig City Scholars. Next na rin naman po yan. Wala naman pong problema dyan. May konting delay lang siguro, pero marirelease na rin po yan. Tingnan ko po bukas kung kailan yung exact date ng release niya. So, ayan po. Ingat po kayo parate. Maraming salamat. God bless po sa inyo, sa mga nagsasabi ng God bless at good evening. Good evening at God bless din po sa inyo. Maraming salamat po. Patuloy tayong magtulungan. Lahat po tayo merong parte dito sa ating laban kontra COVID-19. Hindi po talaga madali ang pinagdaraanan natin. Napakaraming problema. Araw-araw may bagong problema. Araw-araw may bagong pagsubok. Bukod pa dun sa mga napakaraming pagsubok na pinagdaanan na natin mula nung unang ECQ pa. Pero kaya po natin to. Basta magtulungan lang tayo. Pag may problema, gagawa natin ng solusyon. Sama-sama lang po tayo. Maraming salamat po. Ingat po kayo parate. Health protocols, huwag kakalimutan. Good evening. Salamat po.